natin dyan na gusto mag-abroad sa iba't ibang bansa, lalo na po sa GCC. Marami po silang katanungan. Ngayon po, sasagutin natin yung mga katanungan nila para po ano. Pasensya na po kasi minsan na ako nagbubukas ng YouTube ko kasi medyo busy din ako sa trabaho ko dito sa Kuwait. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel is, huwag niyo naman po kalimutan i-subscribe, i-share, at saka comment. Tapos, i-click niyo na rin yung button bell para po ma-notify po kayo sa mga next videos ko. Ma-share ko sa inyo kung ano yung mga kalakaran ng mga kababayan nating OFW dito sa bansang Kuwait. Or may mga kaibigan din kasi ako sa Qatar, Saudi, at saka ano, Dubai. Ngayon po, sasagutin po natin yung mga ilang katanungan ng ating mga kababayan na gustong mag-abroad or nag-apply na po sa mga iba't ibang agency. Pero kadalasan po kasi may katanungan sila sa CDK, which is yun po yung ano namin na 2014, doon po kami nag-apply. Hanggang ngayon active pa naman yung ano CDK, pero may iba't iba na rin kasing agency at saka mayroon na rin mga staff dito na dumarating na nakilala ko na ano yung ano nila job sa global agency. Maganda din yun kasi yung mga kakilala ko doon din sila nag-a-apply. Ngayon po, tatanungin na naman. Sasagutin natin yung mga ilang katanungan na ating mga kababayan na gustong mag-abroad. May nagtatanong, magkano po ang sahod? kabayan, depende po kasi yun sa company na ano, a-applyan nyo dito sa abroad. Pero yung minimum wage naman dito sa Kuwait is ano na, 150k di kung galing ka sa Pinas. Tapos, may isang katanungan po. Nagtatanong po si ano, nabigay ko na po kay si Mr. Kurt Loredo. Mr. Kurt Loredo, kita po ba? Katanungan niya. Ang tanong niya po ay, pwede po bang mahingi ng email address nila po? Nais ko po kasi mag-apply at list of requirements na lang. Salamat po. Na-replyan ko na tapos si Mr. Kurt Loredo. Sana po ay nakatulong ng kaunti. I-check nyo lang din po sa ano nila, Facebook page. Makikita nyo din yung ano nila doon, email. Doon kasi din kami nag-ano dati, i-email yung mga na-a-apply po. Ngayon po, sasagutin na naman natin yung ibang katanungan ng iba ating mga kababayan. Ati, nag-ati. Hi po, ati. Ma'am. Si Herbert. Si Mr. Herbert Melendres. Hi po, Mr. Herbert Melendres. 12 days ago. Pero na-replyin ko naman to. Nag-comment na ako sa ano niya. Sa comments niya. Nag-reply pala. Ma'am, kapag naka-apply na ba sa CDK, di na pwede ulit mag-apply kung hindi pa tinawagan to for final interview pero different employer. Ganito po kasi, sir. Depende po yan sa CDK. Pero kung iba naman yung ano, employer na ina-applyan mo, magpasa ka ulit ng magpasa kasi po natatabunan yung ano mo. Pag hindi ka kasi nagpasa, natatabunan yung tawag nito, yung CV or resume mo na sa mga bagong nag-a-apply. Kaya kung maaari, pwede po kayong re-apply ulit para makita niya naman yung ano, yung CV niyo ng bago para mapasa din nila dun sa ibang employer. Kunwari, may employer kayo sa Qatar, sa Kuwait, or sa Saudi. Ganun po. Para po, may ibang choices din si CDK or si agency. Ngayon, may nagtatanong din po. Hi po, ma'am. Si Miss Nada. Miss Nada? Hi po, ma'am. Okay lang po ba na mag-apply kahit na wala pong experience pero nag-undergo po ng training po sa TISDA? Sana po manotice. Salamat po. Hi, Miss Nada. Kumusta po? Miss Nada, kasi po, ang totoo niyan, wala namang ano talaga dito sa, kahit sa iba't ibang bansa dito sa GCC, iwan ko lang sa mga Europe country, pero sa GCC kasi, kahit wala kang, kahit di ka man nakapag-aral or hindi ka nag-graduate, wala kang experience, pag dito ka na sa Kuwait, hindi nila tinitingnan yun. Ang importante sa kanila, pagdating mo dito is marunong ka, marunong kang mag
makipag ano sa kanila basta marunong ka sa lahat. Kasi wala din naman kami experience sa cashier eh. Tapos pagdating namin dito, ano, tawag nito, nilagay kami lahat sa cashier. Sales po ako kasi sa SM department store sa Davao. Sales lang po ako. Tapos, hindi ko nilalangan. Sales po ang position ko doon. Pero, pagdating namin dito, nilagay kami lahat sa cashier. Kaya, tingga. Pero, at least mga siguro, mga 1 week lang, natutunan naman din namin hanggang ngayon. Marami pa rin cashier. Pagdating talaga dito, halos cashier nilalagay nila. Tapos, minsan nagpapatransfer na lang kami sa sales. Kaya po, kung kahit wala kayong experience, magpasa kayo, pwede nyo naman din lagyan ng experience dyan, tapos magpagawa na lang kayo doon sa ano, ng ano nyo, tawag nito, employment of certificate, kayo na po bahala, alam nyo na yan. Tapos, Ma'am Sikins, sino ba to? Si Rodel Divina. Umiiyak na siya sa comment, ya kawawa naman. Huwag po kayong umiiyak kabayan kasi pareho na po tayo yan dati. Umiiyak din ako. May tanong po siya, Ma'am, ilang beses na po ba po ako nag-send ng CV po kasi wala pa pong reply? Miss Rodel Divina, Mr. Rodel Divina, pala kabayan, kumusta po? Kasi po kabayan, hindi talaga nag-re-reply yung mga agencies. Pag nag-i-email po kayo. Pag nag-i-email po kayo sa ano, sa agencies, yung mga tinitingnan nila yung mga CVs niyo. Tapos kung maganda yung ano niyo CV, siyempre tagandahan niyo din yung CV niyo para pak na pak ba para pagtingin ni agency oh ito maganda, baka magustuhan ni employer ito. Ipapasa nila yun sa iba't ibang employer, hindi lang sa mga Carrefour or sa mga Landmark, sa iba't ibang ano employer or company na counterpart nila, hindi lang po sa isang company. Pag pinasa na po yan nila doon, tapos nagusto, nag-reply si employer na ito gusto ko, saka pa po naman re-reply sa iyo si agency na ganito ganyan, ma-interview kayo. Kaya po, wag lang po mawala ng pag-asa, mag-send pa rin ng CV na mag-send ng CV. Ganun po. Tapos, sino pa ba itong nagtatanong dito? Maraming katanungan. Tapos, Ma'am, okay lang po ba mag-apply? May nagtatanong dito, si Yola Tating. Hi po, Miss Yola Tating. Hello po, kabayan. Nung pagdating kasi namin dito is, sa Carrefour dati, ano pa nun, minimum 120k, pero ngayon malaki na yung ano, sahod nila. Kahit anong position nyo na ano, kahit sa sales or sa cashier kayo, pareho lang po yung ano, sahod nyo. Kasi hindi kasi pareha sa Pinas na iba yung sahod ni cashier, iba din yung sahod ni sales. Dito po, pantay-pantay po. Pag bago kayo, pareho kayo lahat ng sahod. Tapos, depende na po yun ni company, i-increasean kayo, may tawag nito, increase naman sila yearly, katulad namin sa Carrefour dati, nag-increase din naman sa awa ng Diyos, pero ganun pa rin, nag-ano pa rin kami, yung umalis, after 3 years kasi pwede kaming mag-resign, maghanap ng ibang company. Yung sahod nila ngayon, depende po kasi sa company, sa Carrefour, pagkakaalam ko is 185k. Pero maganda na yun, may ano na sila eh, may accommodation, tapos yearly ticket, sa mga Filipino, 450k. Maganda na yun eh, compare mo sa mga ibang company na alam ko. Kahit may mga ganun na negative comments sila, pero kung ako, proud pa rin ako na ano sa Carrefour ako napunta kasi ang ganda naman ng benefits nila. Tapos, ano pa bang katanungan? Kailan po ba si Mojir XD? Hi po kabayan, kumusta po? Kailangan po ba ng COA as salesman po pag nag-apply po sa CDK? Patulong naman po ako. Yes po kabayan, kailangan po ng Certificate of Employment kung mag-apply kayo sa CDK or any agencies, kahit naman siguro sa ibang company, pero hindi naman nila masyadong tinitingnan nila yun eh.
basta tingnan niyo mo maganda yung ano mo, aura ng mukha mo. Yung parang ano ka ba? Pinay ito nagtatrabaho to ganun. Hindi naman nila tinitingnan sa company kasi dito sa ano Jesus, hindi nila tinitingnan masyado yung mga ano na yan, mga employment certificate, mga tawag nito diploma or ano pa yung mga certificate. Pero kung meron kayong mga ano achievements na papers, dalahin nyo lang din po or ipasa nyo na lang para pumakita din po ng agency. Ayun po. Tapos sino naman tong umiiyak? Kawag na kami. Ma'am, ilang beses po ako nagsinungsib. Huwag po kayong umiyak ha. Ma'am, goodie po. Ask ko po lang pagkano binayanan po ng processing fee at sa medical fees. May nagtatanong pala dito, ano, magkano daw yung placement fee no, na inaano ni agency. Kasi po, ang totoo niyan, pag nag-apply po kayo sa CDK, kahit sa anong agency, yung placement fee nyo po is equivalent po ng sahod nyo basic kung saan po kayo na kumpanya. Yan po yung babayaran nyo. Kunwari, 120 or 150K, magkano ba yun sa Pinas? Nasa 30K. Yun din yung babayaran nyo na placement fee sa agency. Kung magkano yung sahod nyo kasi equivalent yun to 1 month salary. Tapos, ang haba ng video ko, sorry naman, iniisa ko na kasi yung ano eh, tawag nito, iniisa ko na yung sagot sa mga katanungan nila. Tapos, sino pa ba? Hanapin natin yung iba na nagtatanong. Ate, magkano po salary? Comment lang kapag naka-apply na ba sa CDK. Yung mga kadalasan na mga katanungan nila. Ma'am, goodie po. Ask ko lang po. Ito na po yung ano. Goodie po. Ask ko lang po kung magkano binayaran nyo sa processing fee at sa medical. Yung ano, processing fee, depende po kasi yun ni ano eh. Pero pare-pareho po lahat ng mga agencies. Bibigyan naman po kayo ng listahan yan kung magkano po yung processing fee kasi yung processing fee, ang sakit ng pa ako. Galing pa kasi ako trabaho eh. Alam mo na, haba ng tindig-tindig. Bisaya mag-kultas kahit tindog-tindog ka po. Ano po, yung processing fee po, depende. Pero kadalasan yun, nasa 5K lang naman yan eh. Sa pagkakaalam ko, yung hindi ko alam kung nagbago na ngayon kasi 2014 pa yun eh. Tapos, sasagutin ko yung processing fee pag natapos ko yung ano, titingnan. Sasagutin ko sa inyo yan. Tapos, yung ano, medical. Yung medical po kasi, depende yun sa agency nyo. Depende sa tawag nito, counterpart nila na mga medical ano, hospital ba yun? Medical line? Tawag yan. Basta yun na yun. Depende. Pero yung pagkakalam ko ngayon na sa 4K mahigit, basta eh, hindi aabot ng 5. Depende po yan sa agencies na ano, yung counterpart nila ng medical ano, tawag yun. Institute ba yan? Basta yun na yun. Kalimutan ko. Apply ko. Ayun na po. Sana po matulungan. Uy, kabayan, huwag naman po kayong umiyak ka sa comment ko. Pasensya na po kayo, ha? Na nag-comment si Will Hunt. Pareha de talaga Compostela. Ayun po. Basta po mga kabayan, wag lang po kayo mawala ng pag-asa kasi ako nga din eh kasi nung binisan ako ni Carrie for 1 year tapos na ano ako na tawag nito. Na-expire yung visa ko pero hindi ko inasa na bibisa nila ako uli. So dito rin din ako napunta sa ano sa Kuwait. Basta magpasa lang kayo nagpasa. Pero wag po kayong magpasa sa isang agency lang. Dapat magpasa din kayo sa ibang agencies. Mag-check kayo din sa Facebook. Maraming nag-share diyan lalo na yung pag-hiring dito sa ano sa abroad. Pero kadalasan nakikita ko si DK dito Jobs Global. Maganda din sa Best Group of Company, mag-apply din kayo doon kasi yun yung agency ng kasama ko na yung agency na
tina ano tawag nito? Yung inaanuhan namin ngayon, yung counterpart ng company ko kasi mabait yung mga staff nila tsaka mataas yung pasensya nila sa ano mga aplikante nila. Si Ma'am Jen at tsaka si Sir Benji, lao siya yung nagturo sa akin kung paano mag-ano ng tao sa Pinas, mga ganun-ganun, pupunta sa agency. Kaya po, salamat po sa inyo kay Ma'am Jane at saka kay Ma'am Sir Benji Lao sa Beast Group Company. So, ngayon po, basta wag lang po kayo mawala ng pag-asa, basta ano lang, ibay ng loob, siyempre manalangin din kayo para bigyan kayo ng chance ni God para makapag-abroad. Pero, sa totoo po, hindi po mag-abroad. Pag nandito na kayo sa abroad, mararanasan niyo yung mga hindi niyo nararanasan na ang hirap pala. Pero sige lang kasi sa ano eh, para sa pamilya, para sa atin, para sa future. Ang importante, makapag-abroad kayo, tsaka maganda yung company na papasukan niyo. Yun lang po, salamat po sa pagtangkilik ng aking video. So, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-comment, at saka i-share nyo na din sa mga kaibigan nyo para maano naman din yung mga balak na mag-abroad kahit sa saang bansa kasi may mga kakilala tayong nakukuna natin ng mga information. So, yun po. Salamat po sa pag-watch nyo sa akin video. Bye-bye po. Thank you. Good luck po mga kabayan. Bye!